Palay Aralan sa Radyo, School on the Air Program ng Department of Agriculture. Bagamat nasalanta ng bagyo ang pananim ni na Alejandro at Conchita, ay nagpapasalamat pa rin sila na ligtas silang mag-asawa. Nakakapanlambot ang inabot ng kanilang palayan. Pero laking pasalamat ni Mang Alejandro na naipasiguro niya sa Philippine Crop Insurance Corporation ang kanyang bukid. Mabuti na lamang at nakinig si Alejandro kay Conchita. Alejandro, ikuha mo na ng crop insurance ang palayan natin. Iba na ang sigurado. Naku naman, Conchita. Hindi uso yung insurance dito sa baryo natin. Yung iba nga kahit life insurance, ayaw kumuha. Abala lang yan. Sangkatutak ang aasikasuhing papeles tapos hindi mo naman mapapakinabangan kung walang kalamidad na dumating. Sayang ang oras. Ano ka ba naman, my one and only asawa ko? Hindi lang oras ang masasayang kapag sinalanta ng kalamidad ang palayan mo. Kapag biktima tayo ng matinding bagyo, tuyot o mapanirang peste, sayang ang pagod mo sa pag-aalaga ng palay. Isipin mo na lang ang pagod natin sa pagtatanim, paglalagay ng abono at pagpapatubig. Pati pagdadamo. Sayang ang palay kapag tuluyang hindi na mapapakinabangan. Bukod sa isa pang sayang. Ano ang isa pang sayang, madam? Sayang ang walis tambo natin na tatama sa'yo at magkakaluray-luray kapag hindi ka kumuha ng crop insurance at hindi tayo sinanto ng kalamidad. I am warning you. Naku naman asawa ko, kukuha naman talaga ako ng crop insurance. Aba, sayang ang walis tambo natin. Bagong-bago pa man din yun. Magmadali ka at pumunta ka na sa opisina ng Philippine Crop Insurance. Magsasubmit ka lang naman na application form kasi rehistrado na tayo sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Maliwanag? Maliwanag, madam. Pero teka, dalawang linggo na tayo nakatanim eh. Pwede pa kayang mag-apply ng crop insurance? Pwede pa, Alejandro. Hanggang 30 araw mula pagkatanim ang palugit sa pag-a-apply ng insurance. Basta kumpleto ang mga requirements at walang mga kalamidad o pagkasirang nangyari agad. Alis na ako, madam, asawa ko. Mag-a-apply na ako ng crop insurance. Sayang ang puhunan at pagod natin sa pag-aalaga ng palay kung walang mapapakinabangan. Lalong-lalo nang sayang ang walis tambo natin. Export quality yun. Goodbye, asawa ko. Mamamalengke na rin ako pagkakuha ko ng crop insurance. Mag-relax ka na lang muna dyan nang lumamig yung ulo mo. Huwag magsapalaran. Bagkus ay mag-crop insurance. Hindi man mapipigilan ng mga pangyayari ng kalikasan tulad ng matinding baha, bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, tuyot o di kaya ilubang pamiminsala ng peste at sakit sa palayan, may paraan pa rin upang masiguro na hindi tuluyang malulugi at mawawala ng palitpuhunan ng mga magsasaka. Bukod sa tamang pag-aalaga at pagpapabuti ng mga magsasaka sa mga gawain sa palayan, ang gobyerno sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation ay nagbibigay ng proteksyon sa mga magsasaka sa bisa ng insurance laban sa pagkalugi, saninang natural na kalamidad, mga peste at sakit ng halaman. Hinihikayat ang mga magsasaka na magpasiguro tuwing panahon ng sakahan. Magandang araw mga kamagsasaka! Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay Aralan sa Radyo, School on the Air Program ng Department of Agriculture. Ngayong umaga ay pag-uusapan natin kung paano magpasiguro ng pananim. Sa Philippine Crop Insurance Corporation, alam niyo ba na maaari kayong makaklaim ng hanggang 41,000 pesos sa inyong ordinaryong tanim na inbred? At hanggang 50,000 pesos naman kung inbred seed production, depende sa laki ng pinsala. Maaari ding ipasiguro ang hybrid na palay. Nasa hanggang 50,000 pesos ang posibleng makuha kung commercial production at 65,000 pesos naman kung seed production. Kaya naman wala talagang talo kapag nakasiguro ang pananim. Kaya tayo na, alamin na natin ang proseso at kung paano mag-claim ng insurance. Nasa kabilang linya ang manager ng Philippine Crop Insurance sa Region 3, si Ms. Melba Manalo. Magandang araw po, Ma'am Melba.
Sino-sino po ang mga kwalipikadong maka-avail ng rice crop insurance at ano-ano po ba ang mga coverage ng insurance? Okay. So, sa unang pong katanungan, ang maaari pong maka-avail ng rice crop insurance ay ang mga sumusunod. Lehitimong magsasaka na nakatala sa RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture, mga magsasakang miyembro ng Irrigators Associations na naghihiram man o ng puhunan o may sariling puhunan, mga magsasakang miyembro ng mga kooperatiba na nanghihiram ng puhunan o may sariling puhunan, mga magsasakang nanghihiram ng puhunan sa mga lending institutions like Land Bank, DBP, Rural Banks at mga non-governmental organizations, mga availees ng DA programs like the SURE program or Survival Recovery Assistance Program, the Production Loan Easy Access Program, yung PUNLA, the Hybridization Program, the CAP-PBD or the Credit Assistance Program for Program Beneficiaries Development, sikat saka borrowers, mga Farm Fishery Machinery Equipment and Facilities Loan Program, yung programa ng E-Arise at saka RCEP, at ang mga individual na nais magpasiguro o mga magsasakang may sariling puhunan. Ang coverage ng siguro ay natural na kalamidad gaya ng bagyo, baha, tuyot, pagputok ng bulkan, lindol at mga sakit at peste ng palay. At sa mga nais magpasiguro, magkano po ba ang magpa-insure? Ano-ano po ba ang mga requirements? At saan po sila makikipag-ugnayan? Ang PCIC po ay may tinatawag na variable premium rate o magkakaibang prima o halaga ng siguro sa bawat rehiyon. Kasi po ito ay resulta ng pag-aaral ng 20 years ng rainfall at saka ng mga damage rate sa mga rehiyon. Kaya magkakaiba po ang aming prima o tinatawag na presyo para sa pagpapasiguro. Kami rin po ay may sinusundang dalawang panahon. Una, yung panahon ng tag-araw at panahon ng tag-ulan. Sa Region 3 po, kung saan kami naroroon, sa mga individual na may sariling puhunan o tinatawag naming self-finance at nais magpasiguro, ang halaga po ng siguro ay 8.48% o 84.80 pesos sa bawat 1,000 na coverage, at sa mga nanghihiram naman ng puhunan o borrowing farmer, ito ay 5.88% o 58.80 pesos sa bawat 1,000. Bakit po ganito? Sa mga nanghihiram ng puhunan, may share po dito ang ating mga lending institution. Ito po ay 2.6% of the amount of cover o 26 pesos sa bawat 1,000. Ang nabanggit ko pong halaga o prima ay tuwing tag-ulan. Mas mababa po tuwing tag-araw. Ito ay 2.63% o 26.30 kada 1,000. At sa borrowing naman ay 1.82% o 18.20 kada 1,000 at 0.81 po para sa mga lending institution. 8 pesos and 10 centavos para sa mga lending institutions. So ito po ang binubuo kung magkano ang magpa-insure. At sa kasalukuyan po, para sa kaalaman ng lahat, ay nagbibigay ng libreng siguro ang ating gobyerno sa mga lehitimong magsasaka na nabanggit ko na kanina, or kung wala pa po sa master list, ay ipakita lamang yung stub na nagpapatunay na sila ay nagsubmit ng application sa DA. At ano po ba ang mga requirements natin? Sa mga magsasaka pong may sariling puhunan o tinatawag natin mga self-finance, ang kailangan lang po ay mag-fill out ng application for crop insurance, mag-submit ng standard farm plan and budget, at ilagay ang croquis ng o i-drawing ang croquis ng bukid. Sa mga nanghihiram ng puhunan naman, mayroon po tayong pinipil out na list of borrowers, standard farm plan and budget, at ang croquis ng bukid. At sa karagdagang impormasyon o mga nais pa pong malaman tungkol sa pagpapasiguro, pwede po kayong makipag-ugnayan
sa mga nakakasaklaw ng Municipal Agricultural Office sa inyong mga lugar, sa kanilang mga lugar, or mayroon din po kaming mga provincial extension offices sa bawat probinsya, at may mga empleyado din kami na umiikot para maihatid sa inyo ang serbisyo ng PCIC. Pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa nakakasaklaw na regional office sa inyong lugar. Pwede pa bang makakuha ng insurance kung nakatanim na ang palay? Pwede pa po, basta wala pa pong mahigit sa isang buwan mula nang itanim ang inyong palay at wala pa itong sira. Mas maganda po sana kung bago magpatanim ay naka-apply na sila sa siguro. Ah, maaari bang kumuha ng insurance ang individual na magsasaka o kailangang miyembro lamang ng kooperatiba? Ang lahat po ng lehitimong magsasaka ay maaaring kumuha ng insurance sa PCIC. Ilang hektarya ang pwedeng ipa-insure ng isang magsasaka? Ang isang magsasaka po ay pwedeng magpasiguro hanggang 7 hektarya lamang. Subalit kung kayo po ay availee ng libreng siguro, ito ay hanggang 5 hektarya lamang. Ah, napag-usapan na natin kung ano-ano ang proseso ng pagpapasiguro. Pag-claim ng insurance ang isunod natin. Ano po ang unang gagawin kapag nasalanta ang pananim? Dapat po ba ay pumunta na agad kinabukasan ng magsasakang nabiktima? Kapag po ang palay ninyo ay nasalanta ng mga riskong saklaw ng siguro, magpadala lamang po kayo ng claim for indemnity o kung malapit sa mga tanggapan ng PCIC at sa kanyang mga provincial extension offices. Yung iba naman po kapag sila ay mga member ng or RSBSA listed, pupunta sila sa mga MAW at sila na ang nagpupunta roon at ipinapadala na rin ng mga DALGU o mga MAW ang mga kanilang mga claim for indemnity. Sa ngayon po, may programa ang PCIC para sa kaalaman ng lahat na pwede na rin pong ipadala sa pamamagitan ng text message. Halimbawa po, na-damage ang inyong palay at o kaya kayo ay nalubog na at hindi kayo makadaan, pwede po kayong magpadala ng mensahe through text messaging. Kaya lang, kailangan po kayo po ay may 20 araw para mag-report mula nang masalanta ang inyong mga pananim kung ito ay sanhi ng natural na kalamidad. At kung ang sanhi naman ay pagkasira dahil sa sakit o peste, mayroon din po kayong 20 araw upang mag-report. Kaya lang, kailangan po ito ay bago ninyo gapasin. Upang sa ganon, may panahon po ang PCIC o miyembro ng PCIC para kanyang mabisita ang inyong palay at makita ang degree of damage nito. Tandaan po natin, mag-report muna po tayo bago tayo magpagapas. Kasi po, wala na pong pananagutan ang PCIC pag ang inyong palay ay putol o gapas na. Halimbawa, may claim po kayo o gusto nyong i-report ang pagkasira ng inyong palay, bawat regional office po ay may mga numero nakalagay sa aming website. Pwede po ninyong tingnan yon sa website ng PCIC at makikita nyo kung saang numero o mobile number kayo pwedeng magpadala. Bawat regional offices po ay may sarili po tayong mga Facebook page. Pwede din po ninyong ipadala doon. Basta't kumpleto po lamang ang impormasyon katulad po nung kailan kayo nagpatanim, kailan kayo dapat magpagapas, ano ang taga saan kayo, anong misan po nakakalimutan nila yung pangalan, ano ang pangalan, ano po ang ilang area nyo, ano ang sanhi ng pagkasira ninyo. So, meron po tayong Facebook page, may mga email, ano pa po tayo, pwede po tayong magpadala ng ating mga claim for indemnity. Ah, halimbawang nakapag-report na ang magsasaka, gaano katagal po ang paghihintay bago ma-claim ang insurance? Sinisikap po ng aming tanggapan na makapagbayad sa inyo ng hanggang 20 working days mula nang matanggap namin ang inyong claim for indemnity. Ito po ay kung kumpleto. Yun po ay kung tama lahat at tumutugma ang impormasyon na isinumitin nyo sa PCIC nung kayo ay magpasiguro at nang bisitahin ang inyong bukid at kayo ay magpa-interview. Pagkatapos po kasi na kayo ay magpadala ng yung tinatawag na claim for indemnity,
At titingnan po ng aming opisina kung yan ay tugma sa mga details o informasyon na ipinadala nyo nung kayo ay magpasiguro sa amin. Bibisitahin po ng aming adjuster ang inyong bukid at titingnan niya kung yun ngang croquis ng inyong bukid na ipinadala sa amin ay tugma din doon sa croquis ng bukid na kanyang binisita. So kung lahat pong yun ay tugma, kami po ay may 20 araw, 20 working days po ah, hindi calendar days, upang iproseso namin ang inyong claim sa amin. May mga pagkakataon din po na kami ay hindi nakakaabot sa itinakdang 20 araw. Ito po ay sa panahong ng malawakang kalamidad, katulad po ng bagyo at pagbaha. Subalit, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya upang makapagbayad kami sa lalong mabilis na panahon. Sa mga hindi po kumpleto ang kanilang mga papeles, doon po tayo nagkakaroon ng tinatawag na delays. So ang request po namin sa ating mga magsasaka, kung maaari lang po na lahat po sana na kanilang isinusumite nung sila ay magpasiguro, katulad po ng bukid ninyo, yung inyong mga kahangga, at ilang hektarya ito, ano ang binhi, kailan kayo nagpatanim, sana po kumpleto din yon na kanilang i-report sa amin upang mabilis po ang pagproseso ng kanilang claim. Ang claim of indemnity ay, sa madaling salita, paghahabol bayad sa seguro. So, ang nakalagay dito ay ang mga pangunahing impormasyon ng ating mga magsasaka. Katulad po ng pangalan niya, ng kanyang tirahan, na kung saan ang lugar ng kanyang saka, at ano ang kanyang lawak ng kanyang saka, at ano ang kanyang binhing itinanim, kailan siya namunla, kailan siya nagpatanim. At doon din po nakasaad ang mga impormasyon tungkol sa pinsala. Ilalagay niya doon ano ba ang naging sanhi ng pinsala sa Palay, at ano kailan ito na-discovery niya ang pinsala o petsa ng pinsala, at anong edad ng palay o ng pananim nang ito ay mapinsala, then ano yung luwang o sukat ng napinsalang bahagi, kasi kung minsan hindi naman buong palayan ay nasisira, at yung degree o tindi ng porsyento ng sira doon sa palay niya, at kailan siya dapat mag-ani. Nakalagay din doon sa ating claim for indemnity o paghahabol bayad ang croquis ng bukid ng ating mga magsasaka, pati na rin yung mga halaga ng mga ginastos niya nang ito ay mapinsala. Nandun din yung kanyang pangalan at siya ay nakalagda doon. Doon sa pag-fill out nito, pwede din pong ang nakalagda ay any member of the family of the assured or the insured farmer. At ganun din, kung siya ay membro ng kooperatiba, pwede din pong yung kanilang liaison officer or any member ng cooperative na kanilang itinalaga upang makipag-transact sa PCIC. Maraming salamat po. May dagdag mensahe pa po ba kayo sa ating mga tagapakinig? Opo, kami po ay patuloy na ini-encourage natin ang ating mga mahal na magsasaka. At akin pong ipinapahatid na ang ating pong gobyerno sa pamamagitan po ng Philippine Crop Insurance Corporation ay nagbibigay ng libreng siguro sa ating mga RSBSA, samantalahin po natin, napakainam po na tayo ay nakasiguro, at makipag-ugnayan po lamang po tayo sa mga regional offices ng PCIC, sa mga provincial extension offices niya na sumasaklaw sa inyong lugar, at upang sa ganun po makapag-avail tayo ng libreng siguro. Mag-iingat po tayong lahat, at sa atin po nakasalalay ang pagkaing nasa mesa ng ating mga kababayan. Maraming salamat po muli sa inyo, at mabuhay po ang ating mga magsasaka. Dumating man ang matinding baha, tuyot o pagsalakay ng peste sa palayan, may paraan pa rin upang masiguro na hindi tuluyang malulugi at mawawalan ng pag-asa ang mga magsasaka.
Bukod sa mga tamang pag-aalaga at pagpapabuti ng mga magsasaka sa mga gawain sa palayan, ang gobyerno sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation ay nagbibigay ng insurance sa mga magbubukid. Sa pag-a-apply ng crop insurance, kailangan magsumite ng application form na may layong impormasyon tungkol sa magsasaka at sa kanyang taniman. Upang makakuha ng kopya ng form na ito, maaaring sumangguni ang mga magsasaka sa tanggapan ng Philippine Crop Insurance Corporation o sa Municipal Agriculturist Office sa kanilang lugar. Isa sa mga kondisyon sa pagkuha ng libreng insurance ay dapat rehistrado ang magsasaka sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Prioridad ang mga may hawak ng isa at kalahating hektarya pababa. Kasunod ang mga isa at kalahati hanggang 2 hektarya at pangatlo naman ang may mga 2 hanggang 3 hektarya. Kapag hindi naman rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ang magsasaka, maaaring kumuha ng certificate mula sa kanilang Municipal Agriculture Office na magpapatunay sa lawak ng sakahan na mabibigyan ng insurance. Kapag nasira ang mga pananim, kinakailangan magsumite ang magsasaka ng claim for indemnity sa loob ng 20 araw mula ng mapinsala o bago anihin kung ang tumama ay bagyo, baha, lindol o bulkan. Kung ang dahilan ng pinsala ay peste, sakit o tuyot, ipadala agad ang claim for indemnity. Ang PCIC, katuwang ang mga agricultural technologists, ay nagsasagawa ng monitoring at inspeksyon ng mga naka-insure na sakahan. Umaabot sa halagang 50,000 pesos kada hektarya ang maaaring makubra mula sa insurance. Maliban sa palay, may insurance din ang PCIC para sa high-value crops, livestock at fisheries, agri-assets at maging sa magsasaka mismo at pamilya nito. Bukod dito, mayroon ding inilaan ng PCIC na death benefit na 10,000 pesos kung sakaling mamatay ang nakasigurong magsasaka na may edad 80 anyos pababa, sa kahit anong dahilan, habang ang nakasigurong palay ay hindi pa naaani. Para sa karagdagang impormasyon, magpunta lamang sa pinakamalapit na opisina ng PCIC o magpatulong sa Agriculture Office sa inyong lugar. Palay, tanong. Tama o mali? Sa pagtatanim ng inbred, maaring magabol ang magsasaka ng hanggang 10,000 piso. Sagot? Mali! Aabot hanggang 41,000 pesos ang pwedeng maklaim ng magsasaka sa pagtatanim ng commercial inbred, hanggang 50,000 pesos kung inbred seed production. Palay kaalaman. Para makabawi sa ganap na pagkalugi, magpasiguro ng palayan palagi. Sayang naman ang ginugol mong panahon at perang ginasta sa pagtatanim kung wala ka man lang mapapakinabangan sakali mang dumating ang matinding baha, tuyot o di kaya peste sa palayan. Maaaring kumuha ng crop insurance bago magpatanim o sa loob ng 30 araw mula sa araw ng iyong pagtatanim basta't pasok sa mga requirements, wala pang kalamidad na naganap o wala pang nakaambang peligro na kinakaharap ang palayan. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa DA Philrice Text Center bilang 0917-111-7423. I-like din ang DA Philrice at Department of Agriculture Facebook pages nang updated ka sa usaping pagpapalayan.